The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. As Jesus drew near Jericho, a blind man sat at the side of the road begging. Hearing a crowd go by, the man asked, "What is that?" The answer came that Jesus of Nazareth was passing by. He shouted out, "Jesus, Son of David, have pity on me." Those in the lead sternly ordered him to be quiet. But he cried out all the more, "Son of David, have pity on me." Jesus halted and ordered him to be brought to him. When he had come close, Jesus asked him, "What do you want me to do for you?" "Lord," he answered, "I want to see." Jesus said to him, "Receive your sight. Your faith has healed you." At that very moment, he was given his sight and began to follow him, giving God the glory. All the people witnessed it, and they too gave praise to God. The Gospel of the Lord. Praise to the Lord Jesus Christ. Praise to Jesus and Mary. All the people witnessed it, and they too gave praise to God. Brothers and sisters, in our Gospel today, we have a beautiful example or model in our faith. And this is the blind man, yung bulag. At alam niyo po, tatlo mga iksoon ang magandang nakita natin dito sa bulag sa Ebanghelyo. What is the first? The first o yung una ay yung kanyang perseverance. He was persevere in really encountering Jesus. Pinapatahimik na siya, "Uy, tumahimik ka. Be quiet." And you know, sometimes, or most of the times, yung mga tao, sabi pa, "Napakasakit, Kuya Eddie." Napakasakit pa. Yung nagpapatahimik sa atin ay yung mga tao minsan kilala natin o mga mahal natin sa buhay. "Huwag ka na! Simba ka pa ng simba dyan." Ayaan mo na yan. Rosario ka ng rosario, wala naman nangyayari sa'yo. Tumahimik ka na lang. Quiet. See, this happens to us in our spiritual life. And what this the blind man said? Do not give up. Sabi nga, di ba? Sa kanta, "Don't give up on us, baby. Don't give up." Huwag kang sumuko. And the blind man, really, alam nyo, if you imagine or think of the situation of that blind man, it is really terrible. Pinagtutulakan na siya. "Ang ingay mo! Ang ingay mo! Tumahimik ka!" And yet, he shout and shout all the more. Sabi dito, no? But he cried out all the more. He cried out all the more. Are we like this? Ganito ba tayo, mga iksoon? The more that we are not answered, the more our faith is tested, the more we grow in our faith. Dili. Yung iba, no? Kapag ka na-persecute, nasabihan lang, napagsabihan lang, na-correct lang, no? Sa kanyang pananampalataya, they were discouraged.
Sabi nga nung lukuhan namin sa talamban ng FFI, nakaka-discourage, no? Sabihin na ano. And sad to say, no? Yung mga ganun, no? They are discouraged when things in their life comes. And yet, this blind man is all on the contrary. No? Yung bulag, he is not depressed or discouraged by those people said. No? And you know, may nadagdag, gusto ko rin idagdag. No? Sometimes, no? It is good to be blind. Mas mabuti yung maging bulag ka sa paligid mo, spiritually, no? Para mas makilala mo si Lord. Kasi, no? Kapag masyadong mulat yung mayong mga mata, sobrang mulat ng iyong mga mata, no? Nakikita mo kahit yung mga details, no? Ang nangyayari, masyado kang, no? Nawawala yung iyong faith, no? Kita nyo, no? Tanungin mo yung iba, bakit hindi ka nagsisimba, sister? Ay, kasi nakita ko si Fra, ganun eh. Ay, nakita ko si sister, ganun. Ayoko nang magsimba. No? Kita nyo. Nagsimba siya, ang kanyang paningin, hindi sa Ginoo. Dili sa Ginoo. Nagsimba siya, ang kanyang paningin, nandun sa mga tao. Kaya nga, naalala ko yung aming formator dati, sabi niya, pag nagsimba ka, huwag ka dun sa likod, dun ka sa harap. Kasi para na sa ganun, ang makita mo si Lord. Kasi pag nasa likod ka nakaupo, ang nakikita mo yung ibang tao. So distracted ka. No? Unless na walang tao sa harapan, pwede. Pero the more, no, na may mga tao, no, oy, may dumating, oh. See? They are distracted. Sometimes it's good to be blind, no, on the things of the world, no, so that you may be able to see Christ. And then secondly, ano yung sabi dito? What did he do? He was very simple. No, nung tinanong siya ni Lord, ano bang kailangan mo? Unsa man? Ano sagot ng bulag? I want to see. Tapos. Very, very simple. No? Tayo, pag humingi tayo sa Ginoo, minsan, ang dami nating, sabi nga, paikot-ikot, no? Paligoy-ligoy, sabi nga sa Tagalog, paligoy-ligoy pa tayo. No? We do not direct God. Lord, kailangan ko to. Lord, itong ano. No? As simple as that. No? Minsan, nagdududa pa tayo sa Ginoo. No? Naulaw pa tayo sa Ginoo na sabihin yung ating mga intensyon. No. Let us be straightforward. Katulad nitong bulag na ito. No. He said what he wants to say. Tapos. As simple as that. And then thirdly, itong maganda. Pangatlo, nung siya nakakita na, anong ginawa nung bulag? Nag-happy-happy na ba siya? Nagpunta siya sa beer house. Magandang ako. May mata na ako. Nagpunta siya sa SM na load ng movies. Dili. No? Dahil nakakakita na siya. Dili. No? Anong ginawa ng bulag nung siya nakakita? He followed Jesus. Sumunod siya sa Ginoo. And he dedicated his life to God. Alam niyo, nakakalungkot, no? May mga narinig ako mga istorya, no? Which is true man. Mga pinagaling ng Ginoo, no? Binigyan ng pangalawang buhay ng Ginoo sa cancer, pinagaling. Nabigyan uli ng ano, na aksidente, nabuhay pa. Alam niyo? Instead na maglingkod sila sa simbahan, nag-worse pa yung kanilang buhay. No? Nag-ano pa sila sa bisyo, nahulog pa sa bisyo. Sabi ko, bakit gano'n? No? You experience God's grace. Binigyan ka ng pangalawang buhay. Pero bakit gano'n? Sinasayang mo yung buhay na ibinigay sa'yo ng Ginoo.
No? Dili. Pag ikay nakatanggap ng grasya sa Diyos, no? Kapag ikaw ay binuhay ng Diyos, no? I-dedicate mo yung iyong buhay kinabuhi sa Ginoo. Dili. No? Sayangin. No? Kaya nga, you see, my brothers and sisters, mga iksoon, ito yung kailangan natin karun, no, sa ating spiritual life, to imitate this blind man, to persevere, to be able to overcome all obstacles, no, and at the same time, to be simple and to follow Jesus, just like Saint Nicholas, Stavelich, and companion martyrs. No? When they are martyred, tortured, no? Pinagpuputol yung ano nila, no? Pinagaan yung kanilang mga katawan. They continued, they persevered in their faith. And let us ask Saint Nicholas, Stavelich, and companion martyrs to grant us the grace to imitate, gayahin natin itong bulag sa Ebanghelyo. Praise be Jesus and Mary.